The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pero kahit na late ang pasok, hindi po late ang magandang balita. Amen, Brad Jeff. Amen. Good morning. Good morning, Brad Ted. Of course, laging perfect timing ang timing ni Lord. Congratulations, tatay. At napakaganda ng nakuha mong aral kahapon. Good morning, Cha. Good morning. And thank you again, Brad Jeff, sa iyong pasensya. Sige, so marami nag-aabang sa atin. Brad, go ahead. Talking about nag-aabang si Popsi June Lennon. Parang kamag-anak katato ni John Lennon. At si Momsi Linda, ang kanyang may bahay. Good morning. Of course, si Mitzi na lagi nakatune in sa'yo, Brad Ted. Lagi siyang, ang gwapo mo daw ngayon. Kang at Bagyo Senerito. Malabo mo kayata na to si Mitzi dahil ikaw ay sobrang gwapo. Kung ano man yung iyong ano sa diferensya sa mata mo, okay na sa akin yan. Naganda ko lang yung araw mo, Tel. Anyway, lumapit to ang kumisa sa no, Brad Ted at siya, yung mga pariseyo, sa kanyang mga tagapagturo ng kautusan. Galing pa sila sa Jerusalem. Tinanong nila si Jesus, yung mga disipulo mo, bakit nilalabag yung tradisyon ng ating mga ninuno? Hindi sila naghuhugas ng kamay bago kumain. Kasi nga po, isang katutak na tradisyon tong mga Israelita, yung mga plano, yung mga pariseyo, na overtime, dinagdagdaga na, yun na naging heart ng kanilang pagsunod. Na-focus na sa tradition more than the heart behind the tradition. Ang daming ceremonies and all. Anyway, tinawag ni Jesus yung mga disipulo niya, makinig kayo, unawain niyo sasabihin ko. Okay? Sinabi ni Jesus, hindi yung pagkain ng maduming kamay ang nakakadumi sa tao. Okay? Sinabi sa kanila, yung hindi inyo ba alam na anumang pumapasok sa bibig, ay tumutuloy din sa tiyan at idudumi mo rin, sabi ni Jesus. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao. Ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. So parang kontra dun sa sinasabi ng mga teachers of the law and Pharisees, hindi yan pumapasok sa bibig. Yung lumalabas sa bibig, yun ang nagdi-defile sa tao. Kaya ang verse natin ngayon, Mateo 15:19, sapagkat sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalon niya, gumawa ng sexual na immoralidad, magnakaw, magsinungaling at manira sa kapwa. So ang sinasabi ni Jesus, ang mga bagay na ito nagpaparumi sa isang tao. Ngunit ang kumain ng hindi naghugas ng kamay, hindi ito nagpapa-defile o nagpapadumi sa tao. Kaya ang point lang ni Jesus, Brad Ted, ingatan daw natin yung puso natin. Dahil minsan, magaling mag-judge ang tao, okay, based sa mga external na ginagawa, sabi niya, hindi, masdan mo yung puso, ano'y lumalabas sa bibig? Ano'y lumalabas sa isip? Dahil diyan nagmumula yung kasamaan. Alam mo, Ted at Chas, sa tagal ko na rin pagpapastor, madalas yung mga kasalanan nagmumula sa puso na hindi aligned sa Diyos. Ang nangyayari, nagiging kalyo to, yung callous heart na tinatawag, at pag naging kalyo na to, eventually magiging heart of stone. Kaya may tinatawag tayong pusakal na kriminal. Parang wala ka bang puso? Wala na po. Manhid na yung puso sa kagagawa ng masama. Alam niyo po ang solusyon dyan? Lumapit tayo kay Jesus. The Bible promises and God promises He will give us a new heart. A heart of flesh instead of a heart of stone. Kaya po kung kayo ngayon ay paulit-ulit lang yung cycle niyo sa paggawa ng kasalanan, babait ka ang konti, gagawang kasalanan, babait ulit, magsisisi, gagawa. Paulit-ulit lang and tumitigas na ang puso mo, lumapit tayo kay Jesus. Humility and all, tanggapin mo na ikaw ay mahina laban sa isang kasalanan ng buhay mo, and then He will give us the grace to overcome sin. Sapagkat, Mateo 15:19, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalon niya, gumawa ng sexual na immoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Bantayan po natin ang ating puso. Tayo po'y manalangin. Panginoon, ikaw po ang Diyos na naggagawa ng spiritual heart transplant. Hindi po namin kayang labanan ng kasalanan. Tinry namin paulit-ulit lang mag-a-addict, magre-rehab, magre-relapse. Paulit-ulit, Lord, ikaw ang solusyon. A new hope and a new beginning comes from you. Tulungan niyo po kami, bumalik sa iyo. Balik ang pananampalataya sa iyo sa aming pagbabago. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, muli kaming dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po si Brad Jeff. Bless his mission.
At gabayan din po ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa kanyang pagmimisyon at alagaan po ninyo ang lahat ng aming mga tagapakinig. Nasa man po sila ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Alright. Okay, Brad. So, thank you very much. Nakaano ka na ba? Tikim ng bakute. Yes, Brad Ted. Yung aking kasamahan. Hindi ko galong trip yung bakute na... Ang ano to eh, ang healthy na tao to eh, yung mga... Ah, nga pala. Sorry ha. O nga pala. Hindi pala pwede sa'yo yun. Sorry, nalimutan kong edad mo. Okay. Salamat na marami, Brad Jeff. We'll see you again tomorrow. New hope, new beginnings. Thank you. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. Serving the people, Brad Jeffelis Copides. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.